ang kapayapaan ay sumayin yung lahat. Pasensya na sa mga naniniwala sa akin kung bakit ngayon nang uli ako nag-vlog dahil may mga inaasikaso akong legal para sa paghahanda na sabi kasi didemanda raw ako ni Basel. Okay lang yan, tanggap ko yan. Ngayon, may mga bagay na isinasaalang-alang ko rin dahil sa mga nagbibigay comment, negatibong komento sa akin, ang pamilya ko ay nag-aalala rin dahil ang mga naniniwala kay Basel. Pero sabi ko nga sa pamilya ko, huwag kayo mag-alala sa akin. Dahil sa 457 years nga na nabubuhay ako, hindi naman ako nabuhay na andyan si Abuji. Si Abuji andyan naman sa akin. O si ako naman, andito si Abuji. O si Abuji naman, nasa kanya ako. Nabuhay kami ng, ngayon lang kami nagkita. Hindi kawalan sa akin si Abuji. At si Abuji, hindi naman kawalan niya, ako sa kanya. So, sa madaling sabi, ang gusto ko lang mapahiwatig dito ay ang katotohanan na akala ni Basel, dahil matanda na si Abuji, walang Pilipinong walang tutulong sa kanya. Sa mga hindi nakakaalam, ako, November 1, kalakasan ng bagyo, nakita ko si Abuji, si Abuji sa kasada nagtitinda. Ngayon, sa pagtitinda, kaya ko yan inano sa pwesto ko. Dahil sa Las Piñas, may batas kami rito sa shout out sa kay Mayor Imelda Aguilar. Yun ang ini-implement niya na bawal magtinda talaga sa kalsada. Kaya habang pandemic, sabi ko dito pa, hanggang sa inilagay niya sa vlog niya na ako raw 10%, sabi ko nga, language barrier yan. Pero nagawa niyang paraan sa clippings niya na ako nangihingi secretly. Pero nung kausapin ko si Mr. Tiang, nasabi niya sa akin, secretly, kasi magagalit ka nga dahil ayaw mo akong pagbayarin. Kaya ako naman ako nagbibigay ng patago na hindi mo alam para sa mga empleyado mo. Oh, so be it. Yun ang ano niya. Anyway, that's not the issue. Later on na issue yan. Isa pa, yung may 40,000 daw akong nakuha. Ayon sa sagot ni Basel, may 40,000 daw akong kinuha dahil nga sa ang galing niya mag-clippings kay Abuji. Kung tutuusin, kung ninakawan ko yan, bakit babalik pa sa akin? Basic lang yan. Sana magkaroon tayong, sabi nga ng isang abogado, hindi hulit ang iniidolo mo nagsabi ng totoo. Lahat ng sasabihin niya ay totoo na. Sana yung sabi niyang critical thinking. Shout out muna pala kay Ma'am Mystica at kay Stanley. Sila yung nakakita sa adikain ko. Maraming salamat to. Mag-inang Mystica at Stanley. Proud of you. Proud both of you. Kasi hindi pala lahat ng Pilipino, meron pa palang Pilipino na marunong, merong critical thinking. Sabi yan na isang abogado, na isang vlogger din. Yun nga isang vlogger na abogado nung sabihin niya ang batas sa pagbablog na hatian kinabukasan siya na yung binabas. Ayoko na sabihin yung kung sinong abogado yun. Mamaya mabasa naman. Abogado na nagbablog, maraming salamat. Napalawak niyo ang kaisipan naming mga Pilipino. Ano pa ba? Ngayon, kaya inanuhan ko nga yung pagbablog, dahil nakakuha na ako ng abogado para harapin ang kasong inaano. At isa pa, on the record, sabi nung mga negatibong komento sa akin, ipatulpo na yan, ipatulpo. For the past days, dahil naghihintay ako na ipatulpo ko,
wala akong response ang kabilang parte, ako po ang Tulpo. Ngayon po, sumagot po sa akin ang staff ni Tulpo na hindi raw siya makontak. O yung number daw non-existing na. Kung ako po walang kasalanan, ay kung ako po ay may kasalanan, hindi na ako pupunta, mag-aapilan na sana may ano ko kay Tulpo itong problema na to. Pero sa tingin ko, parang unti-unti ho, na nalilinawan na ho ang punto ko rito. Maraming salamat ho sa mga nagsasubscribe sa akin hanggang ngayon, kahit wala akong pinapalabas na video, eh tuloy-tuloy pa rin po. Ulitin ko uli, shout out ko uli yung abogadong vlogger at yung mag-inang si Stanley at si Mystica, na pinakita nila doon o parang naayon sa paniniwala ko o sa tamang pag-uugali na hindi lahat na naglalabas ng pera eh siya yung tama. Ang katunayan, ang may pera talagang maglalabas ng pera yan. Pero kaming mahirap kasi pag tumulong kahit konti at nasa puso. Eh, sa amin, ano na yun eh, malaking bagay na yun. Isa pa, nag-post ako sa Facebook ko nung November 8. Nung in-interview ako ng, siguro after 3-4 days, in-interview ako ng ABS-CBN, si Miss Ara Perez. Isang tanong lang ang tinanong sa akin, bakit mo siya tinulungan? Sabi ko, ito nakalagay sa post ko sa Facebook ko. Ilalabas ko to sa, actually nilabas ko na to eh. Pero iaano ko, papaliwanag ko. Nung November 8, naglabas ako na nakalagay doon, sino ka man, anuman ang kulay mo, anuman ang lahi mo, kung kinakailangan tulungan. It so happened na, yun na nga. Hindi ulit matanda, Koreano, hindi ulit sugaro lang isang tao, wala nang pag-asang magbago, ano. Ang bottom line doon, matulungan ko lang. So, nung November 13, nag-post naman ako. Nananawagan ako sa US Embassy. Sorry. Sa Korean Embassy, Korean National, Filipino-Korean National, na tulungan si Mr. Chang dahil sa napansin ko, pag siya'y umiihi, sorry ha, gumamit ako ng ano, kung siya personal necessity, nakikita siya, nahihirapan siyang halos maiyak siya sa sakit. Kaya nga sabi ko, sana sa lalong madaling panahon, eh, maibalik siya sa kanyang homeland at may immediate medication. Meron ako ditong katabing family doc, pero sabi, nung i-schedule ko siya para pa-check up, sabi niya, no. Basil will take care for me about medication. So, ako natutuwa kasi baka sa Asian hospital siya dalhin o ano, dahil may kakayahan siya. Eh ako, clinic lang eh. So, sa madali sabi, ang sabi ko dun sa, itutuloy ko sa ipinost ko noong November 13, sabi ko, Inshallah, if God's will, I will bring it to the social media by all means. Hindi ko akalain na hindi siya mapapansin o hindi siya matutulungan o gagamitin lang pala siya ng isang Siriano na ibig sabihin, gagamitin lang siya, walang, hindi man lang mapagamot sa screen lang pala magagawin ng maayos siya.
hindi ko akalain na ako rin pala ang magbablog para lang mailabas tong ginagawang mali ni Basel kay Mr. Chang or kay Abuchi. Hindi ko akalain na ano ko. Sipin mo, I said, if God's will, I will bring it to the social media by all means. Ang vlog ko sa kanya nagsimula lang January 3, kung hindi ako nagkakamali. Tingnan nyo. Kasi nga, wala eh. Ang ayon sa ano, ni isang gamot nga raw, hindi siya binila ng gamot eh. Oh, so, sa madaling sabi, yun ang purpose ko. At sabi ko nga kay Abu G, o kay Mr. Chang, etong kikitain na to, ng vlog ko na to, ibibigay ko sa iyo lahat. At ako lang manghihingi sa iyo. Kasi siyempre, kahit papaano, practical naman. Gumastos din ako ng kahit konti. Kaya manghihingi ako sa kanya. Naka-video ko yun. Papatunayan ko yan sa inyo na yan ang usapan namin. Ang mahalaga lang mo sa akin talaga, naka-ano ako sa kanya, hindi siya ma-stress, mapagamot siya sa lalong madaling panahon, at sana makauwi na rin siya. After that, kami na ho ni Basel mag-usap sa problemang pinagbibintangan niya akong 40,000 at diniscredit ko daw siya. Yun lang po. Again, shout out to sa local government ng Las Piñas City sa pangunguna ng aming mayora at ang kanyang anak na si Ma'am Vice Mayor by April at ang lahat ng konsyer at lahat po ng namumuno sa pamunuan ng sa local government ng Las Piñas. Ganun din po uli kay Ma'am Mystica sa kanyang anak na si Stanley at isang magaling na abogado. Shout out, ayoko nang sabihin pero alam niyo na yon. Dahil sa kanya unti-unting nagkakaroon ng nahuhubog tayong mga Pilipino para magkaroon ng tamang kaisipan. At kay Basel naman, pansinin mo, nagbablog ako dati, yung mga binlog ko dati, magkasundo lang kayo, willing akong isara ko itong channel na to. Kung magkakasundo kayo. Eh, sabi ko, hindi nga alam ng nakakarami. Ang inihingi lang ng tao sa'yo, ng respetadong tao dito sa Las Piñas, konsiderasyon lang ang ibigay mo sa matanda, kay Abu G. Napag-utusan lang ako na sa pag-meet niyo uli noong December 28, or hindi ko na alam. Hindi ka sumipot. Yan lang ang naging punot dulo, kaya ako ito lumutang. Pero sabi ko nga, hanggat maaga pa, ayusin mo, Basel. Pag hindi ito naayos, after Mr. Chang, Abu G, ako naman ang harap, ako naman uli ang gagawang kaso sa iyo. Sa paninira mo sa pagkatao ko na nagnakaw ako ng 40,000 kay Abu G. Kaya maraming salamat po sa inyo. Sana po, tuloy ang pag-subscribe. Ang pag-subscribe nyo sa akin, tulong nyo yan kay Mr. Chang. Kung kinakailangan ko i-video pa ang kikitain ng pagbablog ko para lang maiparating sa napagkasunduan namin na ito'y para lahat, tulong ko kay Abu G. Maraming salamat po. Assalamualaikum. Peace be with you all.